4.2 million pesos ang natangay sa isang hold-upang naganap nitong Biyernes, ika-17 ng Mayo. Pasado alas 3 ng hapon sa highway papuntang Barangay Maturanok. Dito yan sa bayan ng Gimba, malapit sa simbahan ng Iglesia ni Cristo at dating Cristina's Resort. Ang biktima ay isang barangay kagawad sa Barangay Bunol na si Ginang Elma Apostol Pumaras. Ang perang natangay ay umano'y paunang bayad sa ibinenta nitong bukid. Kwento ng konsehala, bumibiyahe sila ng maflat ang gulong ng sinasakyang SUV, kaya bumaba ang asawa nito para maghanap ng gagawa. Habang nasa loob ng sasakyan, nakita nito na may humintong itim na kotse sa kanilang likuran. At nang makita ang dalawang lalaking naka-itim at naka-face mask, kinutuban siya sa mangyayari, kaya inilak na niya ang mga pinto. Ngunit wala na siyang nagawa nang tutukan siya ng baril ng mga ito at sa takot na paputukan ng baril, kaya binuksan din niya ang mga pinto. Kinuha ng mga ito ang pera, pati ang cellphone at susi ng sasakyan. Wala pang inilalabas na detalye ang Gimba Police Station sa initial na investigasyon kaugnay ng tinitingnang angulo at kaugnay ng mga suspect sa krimen. Ayan. So, developing story pa siya, no, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Pero nauna tayo actually dun sa pinangyarihan ng incident no? At nakakuha na tayo ng ibang kaunting detalye. Kaya naman, syempre, tungkulin natin ipaalam yan sa publiko. At warning na rin dun sa mga, yung mga nakakalimutan na may dala silang ganung kalaking pera o kahit na maliit pa man 'yan, na mag-ingat, no, sa pagbiyahe. Ayan, yes. Bukas nakatapos. Marami talagang pwedeng angulo na sisilipin diyan, kasi kung galing siya sa isang lugar kung saan nagkaroon sila ng transaksyon, ay pwedeng may sumingaw doon, di ba? Yes. Oo. Kaya, kasi nakapagtataka na sundan sila. Nasa likod nila eh. Mm-mm. Ang sinasabi, itim na kotse, tapos sila na platan. Anong connection ng plat doon sa sumusunod na kotse? Di ba? Ano? O sa, baka naman na sa pinanggalingan niya ay may sadyang nagplat. Di ba? Oo. Kaya naman, para running plat sila. O kaya naman, tinusundan talaga sila, nagkataon lang na plat, di ba? So, pwede rin yun. Pwedeng ganun. Ngayon, usually, pagka nagkakaroon ng ano, ng ganyang timbre at hahabulin, kinakat nila yan eh. Kinakat yung sasakyan. Di ba? Pero hindi kasi yung nakabuntot lang. Kung sabana siguro, pero kung highway na ganyan na maraming katulad pwede, yan, kahit, pwede kahit saan, basta kung mabilis ang ano yan. Mabilis ang Kasi alam ba nung nakasunod sa kanilang, may target sa kanila, yung suspect. Mm-hmm. Sabihin natin, yung kotseng sumusunod sa kanila ay suspect, no? Mm-hmm. Suspect pa lang naman. Hindi pa naman tinukoy kung sino yun. Alam bang sila ay saan sila anuhin? Saan sila susundan? So huminto rin. 'Di ba? Oh, kasi target na 'yun, malamang. Usually, pagka ganung ano, mabilisan 'yan, iharangin nila. Harangin kasi may check na silang ano eh. Alam, target na nga nila 'yung sasakyan dahil kasi kung hindi kinatok. Kasi kung hindi nila alam na may hawak na 4.2 yun, bakit sila hihinto nung huminto yun? Di ba? Oo. Kaya nga, kung yun yung isang titingnan mong angulo. Mm-hmm. Ngayon, ano pa yung ibang angulo? Inside job? Pwede rin. Pwede rin tingnan ng angulo yon. Oo. Pwede rin ganung tingnan ng angulo. Kasi kung hindi man sila, may ibang nakakaalam na itinimbre. Ganon. Parang
Kasi 'di ba, sino gaano ba karami ang ngayon, taong nakakaalam? Ngayon, wala pa sinasabi pulis, nagulat na nagbenta sa... siya ng nagbenta siya ng pulis. Nagbenta siya ng bukid. Ng bukid. 'Di ba? Oh, sino ang at nakakaalam oh, saan niya 'yan? Oo. Ano 'yun, naka-announce ba 'yon? Kung naka-announce man na nagbenta na siya ng bukid, i-announce din ba niya na magbabayaran na sila? Sino, gaano karami yung taong nakakaalam na magkakaroon yung ano, lang. Yung police na nag-imbestiga sa kanya dyan eh, ano eh. May, parang nagulat sa kanya eh. May statement. Oy, diba, na ano. Ano, kagagaling, sige, ano yung sabi? Para, play nga pwede natin. Pwede play natin para marinig. Play natin yung ano, video. Mm-hmm. Mm. Saglit lang yan, 3 minutes lang. Uh-oh. Ayan, simulan na natin dun sa nagsasalita si ate. 4.2 million yun. I think around... Anong sasakyan niyang dala nila? Ano sila? Kaya, ay, ay. Galing ng bayan. Okay. At so, hanggang dito na muna at ayan, live po tayo ngayon dito sa may Solueta, papasok ng Solueta subdivision dito sa barangay Kawayan Bukto. At nakikita po natin isang ginang nako. Sinasabi na hold up. At nandito na rin po ang ating mayor. At tanongin natin si mayor, nauna sa akin kasi ito. Alam mo natin yung pangyayari. Hello, mayor. Na-hold up ko. Mayor! Mayor! Yes. Eh, nauna ka sa akin eh. Ano ba yan? Ano ba yung ano? Ano ba yung pangyayari? Hold up ba? Na-hold up? Na-hold up yung aking inaanak. Ay, inaanak mo! O, inaanak ko sa si... Bunol. Elma Apostol. Taga saan po? Bunol. Bunol? Oo. Magkano yung na-hold up? 4.2 daw. 4.2? Million? Million pesos? Oo. Paano nangyari? Hindi ko alam. Pwede mo alam. Pwede. Paano po, ano po nangyari? Respond din ako rito para na dito na-flat, para nangyari ito. Na-flat po yung sasakyan namin. Yung asawa ko po bumaba para maghanap po ng gagawa po dyan sa sasakyan. Tapos nung nandyan po ako sa loob, nakalak po lahat ng pintuan. Nakita ko po sa may side mirror, may itim na kotseng dyan sa likod na huminto. Nung po nakita ko yung mga lalaking nakaitim na naka-face mask, kinabahan na po ako, nilakbo po yung mga pinto. Kaya lang tinutukan po ako ng barel. Kung hindi ko po bubuksan yung pintuan, baka po patayin na kung binuksan ko po yung pintuan. Kinuha po nila yung pera. So, kanina lamang yon? Kanina lamang. Mga ilang minuto o oras na nakalipas? Mga 30 minutes na po. 30 siguro. Minutes pa lang. So, ate, bakit po kayo umidalang ganong kalaking pera? Meron kayong bibilhin o ano? Binayaran po yung bukid namin. Paunang bayad po ng bukid namin. Ayun. Meron po kayong hawak na pera dahil sa binayaran ng bukid po nyo. Ayan. O, sige. Galing ka lang sa amin, di ba? Galing ka lang sa amin. Saan kaya galing? Ah, natatanda mo kung ilan yung tao na... Dalawa lang po yung... Dalawa. Opo. Nakasakay po ng... Kotse po. Kotse. Ano? Natatanda mo yung tipo ng stiat? Parang Toyota po eh. Toyota. Ang bilis po ng pangyayari. Opo. Opo. So, tinutukan po kayo. Maiksi. No. Anong kaso ba rin? Ayan, o sige. O sige po ate. Kinuha nila yung susi. Kinuha nila yung cellphone ko. Ayun. Lahat kinuha nila susi, cellphone. Kaya magkuha mo ng masyaka marinig. Kasi dito, sige. Okay, okay. At ate, salamat po sa panayap. Okay, okay, okay. At eto, lalayo na tayo at tatanungin eh. Tatanungin yung ano. Okay na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, cut it! Siyempre. Talaga naman, ang bilis ng mayor na mag-responde. Ang rason kung bakit naman natin kinat, siyempre, ay kung mag, for example, eh, maiwasan na... Time under investigation, saka maunahan mo. Oo, yung kung magsiset man ng checkpoint, etc. Drug net operation. Drug? Ay, hindi. O yung... Yung DRAG, tama. Oo, yun. Yung bawat station kasi, bawat station ay ano yan, checkpoint titimbrihan. Yan, malamang.
Ayun, parang yung nangyari doon sa Lupaw na ninakaw na kambing. Checkpoint din. Ang nagpa-nagulo. Eh, buti doon eh. Naiwan yung kambing sa kayo. Iniwan, no? Yung motor. Pero yung magnanakaw, nakalayas. Nakatakas. Nakatakas. Oh, o dito so, naman, baka humanap ng escort din. Pwede kaya. Kasi, o diba nakita na tayo kanina? Ganun ba? Masabi? Parang nanggaling ka lang sa amin kanina eh. Nanggaling. Isar na isa. Oo. Bystander yun. Hindi. Pulis. Yung kausap. Pulis yung nagsabi nun. Sige. Matatanong natin yan. Baka hindi ko matanda ko siya si Sir ano eh. Yung lead investigator kasi nitong kaso. Napag-alaman natin kanina from Gimba PNP. Ay si Sir. Friday yan ano. Nakiusap si sa atin yung Police Corporal. Yung PNP na nandun. Na kung maaari, huwag muna i-ano. I-post. Oo. I-broadcast. Kasi nga, ay naka-live yun. Automatic yun. Iyaano muna natin for the sake nung request nila saka yung investigation, yung follow-up investigation na gagawin. So, yun naman. Ngayon, di ano na ang ano nila, final investigation nila. Saka ano ang tinatakbo. Kung yung pwede bang nasundan sila mula dun sa bayaran. Kasi ang bayaran ay nangyari malapit sa land bank pero hindi sa loob ng bangko. Kundi dun sa may-ari, ay sa bumibili, no, saka dun sa bibili. Ay, sa bumibili at saka sa nagbebenta. Malapit sa land bank? Malapit lang sa land bank yung bahay. Oh. Oh, malapit dalawang bahay. Yung malapit sa ano? Nga. Yung dito, nasa sa poblasyon. So sa Makatwid, oy, talaga malaki yung ano, malaki yung porsyento na ano 'yun, na tinambangan or hindi, ano tawag mo doon? Natiktikan. Natiktikan. Malaking porsyento. Pero hindi pa naman natin yun ang sinasabi. Bukas malalaman natin kay Police Corporal Salviejo yung saka yung ano yung tinatakbo ng investigasyon. Yung ano, yung sasakyang itim na kotse. Oo. Kung anong direksyon. Oo, yun nga eh. Oo, kasi kung saan kasi kaya namang ano yun sa CCTV eh. Yung, hindi ba gano'n na may ginagawa nila? Na ano, ang mga anong oras dyan, ano yung na-expect mong oras na darating dyan sa isang location na pwedeng dumaan dyan o kaya dito, mabilis lang yun kung eh. Kung saan si iikot. Oo, kasi yung mga posibleng daanan. Posibleng daanan. Yung area na araw yun, pa naman, kaya hindi naman gabi. At saka yung area na madali. Yun, most likely may mga CCTV footages yun. Kasi may mga ano dun eh. Along may the highway. May mga establishments dun eh. Na medyo malalaki din na pwedeng ang madaanan since nakita naman nung biktima kung anong kulay yung kotse. Okay. Siya? Sige. Okay.